mga kabikers, magandang araw. Welcome back to my big shop. Tagal natin hindi nakapag gawa ng recipe ng tinapay, mga kabikers, dahil nasira yung cellphone natin, hindi tayo nakapag-upload lagi. Yan, mga kabikers, kung bago ka pa lang dyan sa channel ko, subscribe muna ako, i-click notification bell para updated ka sa mga gagawin pa nating video. At sa maraming salamat pala yung mga sumusuporta sa channel natin, yung mga nanonood ng video natin, at sa mga yung bago mong subscribe sa video natin, na maraming salamat, mga kabikers. Malaking tulong yan sa amin. Saka shout out pala dyan sa ating mga OFW. Ingat kayo palagi, mga kabikers. God bless you all. Love you. Yan, mga kabikers, ang i-share ko ngayon ay gagawa tayo ngayon ng ubi loaf with toppings. Ang masarap dito, mga kabikers, kasi yung toppings na gagamitin natin ay powder sugar and mixed lemon. Yan, mga kabikers, ganito yung gagawin natin. Itong loaf na to, ganito. Napakadali lang yung gawin. Yan, mga kabikers. Ayan siya, mga kabikers, yan ang gagawin natin ngayon. Wala tayong gloves, kaya gagamit na lang tayo ng plastic. Yan, mga kabikers, ganito yung gagawin natin. Ito yung toppings niyan sa taas. Simple lang yung toppings niya, mga kabikers, pero napakasarap niyan. Ayan. Saka napakalambot nito niya. Saka daming palaman nito, mga kabikers, sa loob. Ayan, o. Yan, ito yung gagawin nating recipe, mga kabikers. Napakasimple lang niya. Sa pagpasarap nito, mga kabikers, kayo nang bahala kung anong gagamitin niyo na pampasarap. Pero ito, para sa akin, masarap ito siya, o. Saka mayroon siya additional sa topping sa taas. Napakasarap din yung taas nito, mga kabikers, kasi gawa ito sa lemon. Lemon yung ginawa natin dito at saka linagyan natin ng powder sugar. Yan, mga kabikers, sana magustuhan nyo yung video na gagawin natin. Yan, mga kabikers, puntahan na natin yung ating mga ingredients na gagamitin. Let's go! Yan, mga sanggap natin, mga kabikers. Mayroon tayo isang kilong first class. Mayroon tayo 200 grams na washed sugar. Mayroon din tayo isang itlog. Yan, mga kabikers, ha. Yan, mga kabikers, gagamit din tayo ng 10 grams na dry yeast. Gagamit din tayo ng asin, iodized salt yung gamit ko, 10 grams. Gagamit din tayo ng gatas, gamit na gatas ko dito ay fresh milk. Yan, isang cup. Optional lang to, mga kabakers, pwede rin tubig lang. Yan. Yan, mga kabakers, i-mix muna natin yung ating ingredients. Para matunaw yung asin pati yung ating asukal. Sama na rin yung ating dry yeast. Ayan, mag-a-add na tayo dito ng lard or shortening. 50 grams. Yan na, mga kabakers, 50 grams yan. Yan, i-mix lang natin. Yan, mamasahin na natin. Yan, mga kabakers, masahin na natin. Make sure lang na malinis yung kamay natin. So, mga kabakers, pwede ito siya manumanuhin lang. Pwede rin siya i-roller. Pwede rin siya sa spiral mixer.
Pwede rin siya sa mixer lang, available dyan sa inyo. Kaya lang, kalahating kilo lang mga bakers, kung yung gamit nyo ay kitchen mixer lang. Yan ang gamit natin dito, ay gagamit tayo ng roller. Yan, i-roller na natin to mga kabakers sa mga 5 minutes. Yan na mga kabakers, tapos na. Yan na siya, napaka ano na yung kanyang ano, kanyang masa. Ano yan. Ngayon, ikakat natin siya ng, magtitimbang lang tayo ng 200 para sa ating loaf. 6 lang yung lagay natin. Kaya 6 lang timbangin natin ito yung mga gamitin natin, no. Wala lang akong idea mga kabakers kung yun ang size nito. Ayan. Pero lalagyan natin siya ng 200 yung sa dough. Kaya yung palaman 100. Ayan mga kabakers, ay cut muna natin siya ng, cut muna tayo ng 200. Ayan, 200, ganito kalaki. So yun na mga kabakers, meron tayong 6 na piraso dito. Kasi 6 na piraso lang yung lagayan natin. Papalamanan na natin siya. Tabi lang muna natin yan. Ito pala mga kabakers, itong palaman ko, eh, hindi ko na napakita kasi kahapon ko pa ito siya nagawa. Parang palaman lang to siya ng ginagawa ko ng hupya, medyo basa lang to siya para maging moist yung palaman natin pag naloto na, hindi siya dry, kaya medyo basa to siya. Kasi kung gusto nyo ng ganitong palaman, meron na tayong mga ganitong tutorial kung paano gawin, kaya puntahan nyo lang yung YouTube channel natin. Yan mga kabakers, magpapalaman na tayo sa ating, yan mga kabakers, magpapalaman na tayo, magtitimbang tayo ng palaman ng 100. Ito, titimbangin natin ng 100 grams. Para pantay-pantay siya. Gawin na natin 150 para mas malaki-laki. Yan, ganunin lang natin siya para maganda yung pagka ano ng palaman natin, pagka separate ng palaman niya para mas maganda. Yan mga kabakers, hindi na tayo magka-gloves kasi mas mahirap. Hassle kasi pag may gloves. Kakalat natin siya ng pagganon para pagka naluto siya, maganda yung pagkasiparit ng kanyang palaman. Yan, hindi lang siya mananatili sa isang ano, bawat ikot na meron siyang palaman. Ayun ang receive, iano lang natin ng pagganon para masikip siya. Yan, pag ganon. So, ayan na siya mga kabikers, oh. Ito yung itsura niya. Ang gawin lang natin lahat. Yan na mga kabikers, natapos na natin. Diyan muna yan, i-rest muna natin ng mga 5 minutes. Tapos dito naman tayo maglalagay ng ano, lagyan natin ng shortening or lard para hindi siya didikit. Yan mga kabakers, ito yung lard natin, lagyan natin ng ano. Pansin nyo madilaw kasi sa margarin yan. Yan dito. Ayan na, tapos na siya. Ayan na mga kabakers, nalagyan natin siya ng lard or shortening. Ngayon maglalagay na tayo nito, lalagyan natin yung pinaka-cover niya sa baba. Ang size nito ay 500 in half ounce. Ito yung mga ginagamit sa mga torta.
Ayan, tatlo yung gagamitin natin dito, tatlo. Wala kasi tayong iba na magamit, kaya ito lang. Ayan, ganyan siya. Yan, ganyan lang mga kabakers. Yan mga kabakers, ang size pala nito ay 5.5 ounce. Yan, 5.5 ounce yung size nito. Yan mga kabakers, nalagyan na natin siya lahat. Ah, ngayon, ililipat na natin yung ating kukilok. Siwaan lang natin siya ng tatlo pag ganun. Yan. Pindi sa inyo, tatlo. Pwede rin siya apat. Yan, pero sa akin, tatlo lang. Ganyan siya mga kabakers. So, ang ganda ng ano niya sa loob sa paglagay natin ng palaman niya. Palaman niya sa loob. Tapos, lalagay natin siya dito. Tapos na, lalagay lang natin dito, tapos papalsahin lang natin siya ng mga 1 hour para malak, para gumanda yung ano niya, malambot na malambot. Ayan, lalagay ko lang siya doon sa palsahan ko, saka update ko na lang kayo mamaya bago natin lutuin, kasi pagkatapos nito maluto, maglalagay pa tayo nito ng toppings. Yan mga kabakers, abangan nyo lang kasi napakasarap ng toppings nito. Update ko na lang kayo pagkalipas ng mga 1 hour. Yan mga kabakers, after 1 hours. Yan na siya, alsa na. Salang na natin, babanyahan muna natin siya mga kabakers. Yan, itlog to mga kabakers at saka iba konti. Yan, banya lang natin dito sa ibabaw. Yan ang mga kabakers, nalagyan na natin, isasalang na natin siya. Nagpainit na rin tayo ng oven ng 180 degrees. Salang lang din siya ng mga 25 to 30 minutes. Pag-ihiwalayin lang natin ito siya mga kabakers bago natin siya salang, no? Yan, pag-ihiwalayin lang natin. Yan, ganyan lang. Yan, update ko lang kayo mga kabakers after 30 minutes. Lulutuin lang natin to siya ng medium heat lang mga kabakers. Pag after 10 minutes, ipababa na natin yung apoy niya hanggang 150 lang. Yan mga kabakers, after 30 minutes, naluto na ang ating ubilok. Medyo mainit pa siya pero tatanggalin na natin siya, nilipat natin siya dito para lumamig siya, malagyan na natin siya ng ating pinakamamahal na toppings. Yan mga kabakers, tanggalin lang natin sa lagayan, no? Tingnan natin kung
Yan mga ka-bakers, ang ating loaf. Yung ube loaf natin, yan siya. Oh. Yan, napaka ano siya mga ka-bakers, napaka bango. Nakapakalambot na rin. Yan. Ito yung ating linagay na ano niya. Wala na tayong gloves mga ka-baker kasi naubusan tayo ng gloves. Yan mga ka-bakers, ang ating ukilok. Palalamigin lang natin siya at maglalagay tayo ng toppings. Palamigin lang natin siya kahit mga 10 minutes, maglalagay na tayo ng toppings. Yan mga ka-bakers, magagawa na tayo ng ating toppings sa ukilok natin. Mayroon tayo 150 grams na powder sugar o pitrako. Saka mayroon tayo dalawang piraso ng lemon. Ayan o, pinaghati lang natin. At saka ito yung pipigaan natin ng ating lemon. Ayan mga ka-bakers, sundan nyo lang yung paggawa natin ng ating topping sa ating ube loaf para makita nyo kung paano natin gagawin. Ayan mga ka-bakers, pipigain na natin yung ating lemon. Wala na tayo dito ng ano, gloves, ubusan na. Yan na mga ka-bakers, ito yung lemon natin. Ito yung powder sugar natin. Tapos ilagay lang natin yung ating lemon. Hindi muna natin naubusin siguro, baka mabasa siya masyado. Yan. Yan, mix lang natin. So, nabasa na nga siya mga ka-bakers masyado, kaya magdadagdag na tayo ng mga 50 grams na powder sugar. Yan mga ka-bakers, nagdagdag tayo ng 50 grams ulit na powder sugar kasi medyo basa yun. Hindi na natin naubusin yung ating lemon. Meron pang natira, inumin na lang natin yun. Yan, mimix lang natin ito mga ka-bakers at pagkatapos ito ay lalagay natin at i-update ko na lang kayo pag maglagay na tayo. Mga ka-bakers, linagay ko dito yung ating pang-icing. Ito na, pinasok natin dito, gagamit tayo ng ganito.
Ayan, ganito lang mga kabikers, pag-icing nito. Ay, Jared! Hindi ka pupunta doon, hindi ka pupunta. Oo, oh, oh. Oh, may motor! So yan, ganyan lang yung icing. Dagdagan natin dito kasi kulang. Yan, ganyan lang. Lapit-lapit mo.